Bakit nga ba hindi ako nag-switch sa isang tubeless na setup? Ngayong araw na to, kailangan kong i-prepare itong full suspension ko na bike. Dahil bukas meron akong ride. So ito yung gagamitin ko. Gusto ko sanang gamitin yung hardtail, yung commensal. Yan, yung bike na yan. Kaso, ang problema, kung yan na naman yung gagamitin ko, hindi ko na makakasanayan yung bike na yun. So, ipe-prepare ko yung bike na yan. Tapos pag-usapan natin kung bakit ako hindi nag-tubeless. So, una sa lahat, gusto ko munang sabihin na yung dalawang mountain bike ko is parehas na tubeless ready. So anytime na gusto kong gawing tubeless yung mga bike ko, walang magiging problema. And syempre, yung mga bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon is base dun sa riding style ko. So yung opinion ko ngayon is base dun sa riding style ko and dun sa riding preference na meron ako. Yung unang reason kung bakit hindi ako nag-tubeless is hindi naman kasi ako nag-run ng super low tire pressure in the first place. So, hindi ko ma-maximize yung paggamit ng isang tubeless tire setup kasi yung tire setup na gamit ko o yung tire pressures na nirarun ko is around 20. Yung pinakamababa kong tire pressure is 17 PSI, which is yung front wheel ko. So, para sa akin, kung hindi naman ako mag-run ng super low tire pressure, wala akong risk na magkaroon ng pinch flats na ini-eliminate ng isang tubeless setup. Kaya the best yung tubeless setup sa mga super low pressures, yung sub 15 na PSI, yung mga under na 15 PSI, is na-eliminate yung pinch flats. Pero sa case ko na hindi naman ako nag-run ng super low tire pressures, walang sense, or feeling ko, walang sense na mag-run ng tubeless na setup kung hindi ko rin naman mamamaximize yung mismong setup na yun. So, isa yun sa mga reason. Hindi ako nag-tubeless kasi hindi ako nag-run ng super low tire na pressure. So, kung natataka kayo ngayon kung anong ginagawa ko, sa mga hindi mo nakakaalam, sinacheck ko yung air pressure ng forks ko, tapos i-check ko din yung air pressure ng rear suspension ko mamaya, tapos i-check ko yung tire pressure ng front wheel and yung rear wheel, tapos okay na tong bike ko para bukas. So yung second reason kung bakit hindi pa ako nag-tubeless or hindi pa ako nag-switch hanggang ngayon sa tubeless is dahil hindi pa rin ako convinced na pag nag-tubeless ka, mas magaan yung setup mo. Sa case ko, na medyo aggressive sa trail rides. Kung makikita nyo naman yung mga trail rides ko na video, makikita nyo na yung style ko is medyo aggressive ako sa trails. So, kailangan ko ng tire o ng rim protection kung magsutubeless ako. So, meaning, kung magsutubeless ako, yes, tatanggalin ko yung inner tubes, pero kailangan ko rin maglagay ng inserts o yung push core para maprotektahan yung rims ko. Kasi nga, syempre, kung mag-tubeless ka, automatic naka-low tire pressure ka. Kasi, anong sense ng tubeless mo kung mag-high pressure ka, diba? So, kaya ka mag-tubeless kasi gusto mo na magkaroon ng mas mataas na level ng grip. So, para magkaroon ka ng mataas na level ng grip, kailangan mong ibaba yung tire pressures mo. So, hindi ako convinced na mas gagaan yung setup ko kapag nag-tubeless setup ako kasi tatanggalin ko yung inner tubes pero papalitan ko yung inner tube na yon ng cush core na insert para protektahan yung mga rims ko. So, anong sense, di ba? Tapos yung fact na hindi naman lahat ng butas is kayang tapalan ng sealant. So, sa bawat rides ko, kailangan ko pa rin na magdala ng inner tubes para just in case na mabutasan ako, meron pa rin akong inner tube na ilalagay para makauwi ako ng bahay. So, anong sense, di ba? Parang, sa akin, hindi ko nakikita yung urgency o hindi ko nakikita na kailangan ko na agad mag-switch papunta ng tubeless. So, siguro para sa akin, hindi pa ito yung time para mag-run ako ng tubeless na setup. Hindi ko nakikita talaga yung sarili ko na
sa ngayon ah, sa ngayon, hindi ko nakikita na magkaroon ako ng tubeless kasi yung kapatid ko, dun sa gravel bike niya, naka-tubeless setup na siya, eh, masaya naman siya. Pero ako, lagi nang sinasabi sa akin na mag-tubeless na ako kasi mas marami akong magigain na advantages, pero sa ngayon hindi ko nakikita yun. Okay. Perfect! So, kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan ko ng rim protection base dun sa riding style ko. Yung inner tubes ko, yun yung secondary na function niya, in a sense na dahil nagra-run ako ng hindi naman super low na tire pressures, yung inner tubes ko is nag-a-add ng support dun sa rims para hindi makonyatan yung rims ko kapag tumatama ako sa mga rocks and sa mga roots, sa trails. So, kung mag-tubeless ako, kailangan maglagay ako ng cush core and hindi yon ano option. Kailangan siya na lagyan ko talaga. Kung hindi, mawawasak ko yung mga rims ko kung hindi ako maglalagay ng cush core or nung rim inserts o nung... Basta may mga tinatawag tayo ngayon na mga rim inserts, yung cush core nga. Para ano yun, yun yung nilalagay para maprotektahan yung rims mo once na nag-run ka na ng super tire, ng super low tire pressures. Kasi, ano eh, sa Downhill World Cup na nag-run sila ng mga super, ano, super low tire pressures. Kasi syempre, naghahanap sila ng grip. Kapag nanonood ako, may mga times to na hindi na sila umaabot sa baba. Kasi, na-flatan sila, so sumabog yung tire. And dahil nung mga panahon na yon, hindi pa nauuso yung cush core o yung rim inserts, ang nangyayari is natatapos yung race nila doon. Pero nowadays, na may cush core na, natatapos nila yung buong racetrack hanggang sa baba gamit yung cush core. So pumutok man yung ano nila, pumutok man yung gulong nila during mid-ride, pwede silang mag-continue, although hindi na ganun kabilis, pero pwede silang mag-continue kasi nga, hindi mo masisira yung rims mo kung may cush core yung rims mo na nakakabit. So, yun yung reason kung bakit hindi pa rin ako naglalagay or nagsiswitch papunta ng tubeless. Oh, sobra. Okay. So, kagaya nung sinabi ko kanina, yung opinion ko is based dun sa riding style ko. Hindi ito yung rule or hindi ito yung dapat mong sundin kasi bawat rider may kanya-kanyang style. So, ito yung para sa akin. Isa ako dun sa mga riders na, o dun sa mga cyclist or sa mga tao na hindi magsuswitch sa isang bagay kung hindi naman kailangan. So, sa part ko or sa style ko, sa riding style ko, hindi ko nakikita yung sarili ko as of now nagagamit ako ng tubeless na setup. Alam ko na maraming benefits yung pagra-run ng isang tubeless na setup, pero kung hindi ko naman magagamit yung mga advantages na yun, walang sense na una gumastos ako para dun sa kit ng tubeless, yung sealant pati yung valve, kasi yun na lang naman yung kailangan ko para sa mga bikes ko eh. Pero syempre nga, kung hindi naman ako mag-gain ng kahit na anong advantage dun sa tubeless na setup na yun, hindi ako magpapalit. So hanggang ngayon, naka-tubes pa rin ako. Pero syempre, kung gusto mong mag-tubeless, walang masama dun. Maraming advantages yun, kagaya na sinabi ko. And alam ko na sabi nga ng kapatid ko na siya mismo, hindi na siya babalik. Sabi na sa akin na hindi na siya babalik ng tubes. Kung once na nag-tubeless ka na, hindi ka na babalik ng tubes. So, kung gusto mo mag-tubes or kung feeling mo kailangan mo ng tubes, ng tubeless, edi mag-tubeless ka. Walang problema doon. Ito lang yung sa akin. Ito yung reason, ito yung mga reasons ko kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako nag-tubeless. Actually, marami nang nagtatanong sa akin, bakit hanggang ngayon naka-inner tubes pa rin ako. So ngayon, ayan yung reason kung bakit hindi ako nag-tubeless.